mga bago sa ating bansa ang bagyo, pagputok ng bulkan, paglindol, sunog at kung ano-ano pang kalamidad. Ito ay hindi natin maiiwasan, pero maaari natin itong paghandaan. Bilang kasagutan, ating binuo ang Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin nito na magbigay ng sapat na kaalaman tungkol dito at kung ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang mga kalamidad. Halina at magkaisa. Tandaan, kung bawat isa ay laging handa, tiyak ang kaligtasan ng ating pamilya at ng ating komunidad. Handa na ba kayo? Ang sunog sa tahanan, ang pinakahihilakbot na pangyayaring maaaring maranasan sa inyong buhay. Noong 2012, nakapagtala ang Bureau of Fire Protection ng 4,079 na sunog sa kabahayan. Halos kalahati ng kabuuang 8,798 na naitalang sunog sa bansa. Noong parehong taon, 252 ang namatay sa sunog, 745 ang nasaktan at mahigit sa 3.7 billion pesos ang naabong ari-arian. Upang maibsan ang pagkakaroon ng aksidente dulot ng sunog, idinaraos tuwing Marso ang Fire Prevention Month. Gamitin ang panahong ito para tingnan ang mga electrical wires sa ating tahanan at opisina. Upang mabawasan ang panganib ng sunog sa inyong tahanan, mag-install ng smoke detector sa mataas na bahagi ng inyong bahay. Siguraduhin gumagana ito sa pamamagitan ng pagsuri ng baterya o power supply. Kailangan mayroong nakaantabay na pang-apula ng sunog, katulad ng fire extinguisher. Sa paggamit nito, tandaan ng letrang P-A-S-S. P, pull the pin. A, aim the nozzle at the base of the fire. S, squeeze the lever. And S, sweep side to side. Magkaroon ng emergency exit plan sa inyong tahanan at ipaalam ito sa mga kasama sa bahay. Kung may kasama kayong bata o may kapansanan, planuhing mabuti ang kanilang kaligtasan sa oras ng sakuna. Huwag iwanan ang niluluto. Itagong mabuti ang mga posporo, lighter at anumang kemikal na maaaring pagmulan ng sunog. Ilagay ang mga ito sa lugar na hindi maabot ng mga bata at malayo sa kalan. Panatilihing malinis ang inyong kalan at huwag maglagay ng gamit sa ibabaw nito. Siguraduhin hindi na walang tagas ang inyong LPG. Tanggalin sa saksakan ng mga appliance pagkatapos gamitin. Iwasan ang pag-overload ng mga saksakan at huwag gumamit ng sirang kordon. Layo ang kandila sa mga bagay na madaling masunog at huwag kalimutang patayin ito bago matulog. Kung nagpiprito at biglang nagliyab ang kawali, huwag itong buhusan ng tubig. Sa halip, takpan ito ng basang tela. Lumabas agad ng bahay, kasama ang pamilya, at maging mahinahon sa lahat ng oras. Isara ang pinto ng nasusunog na kwarto, maging ang mga pinto ang madadaanan upang hindi kumalat ang apoy. Bago buksan ang anumang pinto, pakiramdaman muna ito gamit ang likod ng inyong kamay. Kapag ito'y mainit, maaring may sunog sa kabila nito. Pumwesto sa kwartong may bintana at tumingin ang saklolo. Magwagayway sa labas ng bintana ng anumang telang may matingkad na kulay. Sa ganitong paraan, mabilis ka makikita at masasagip ng mga bumbero. Kapag makapal na ang usok, gumapang palabas ng bahay. Gumamit ng basang tela para ipantakip sa inyong bibig. Kapag nadapuan ng apoy, gawin ang stop, drop, cover your face and roll. Tumigil sa pagtakbo. Tumapa sa sahig. Takpan ang mukha. At magpagulong-gulong. So
suriin ang sarili at ang mga kasama. Huwag bumalik sa inyong bahay hanggat wala pang abiso ang mga bombero. Tamang kaalaman ay kahandaan. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas! Sa kung na